Hello friends! Welcome to my YouTube channel, where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Magandang buhay po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa kanyang binigay na panibagong taon ng anibersaryo ng gawain ng I Love Jesus Christian Ministries. At ngayon po ay makinig po tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Buksan po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang tanong, paano maging matyaga at mabunga ang ating pananampalataya sa Diyos? Una, kailangan maging matatag. Be steadfast. Pangalawa, kailangan manatiling hindi matitinag o hindi makikilos. Be immovable. Pangalawa po, natitingnan po natin, kailangan nating manatiling hindi matitinag o hindi makikilos. Be immovable. Ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, kasunod na makapanatili sila sa turo ng Panginoong Yesus, yung salitang immovable, hindi matitinag, o sa ibang salin, hindi makikilos, na hindi nahayaan ang pananampalataya nila na lumayo sa Panginoon, hayaan nila na sila'y manghina, manlamig sa kanilang pananampalataya, not to move from the cross of Christ, na namatay at muling nabuhay, na siya ring umakyat sa langit, at siya ring bubuhay sa mga patay upang hatulan sa huling araw. Ganito pinapaalala sa kanila na manatili sila sa turo ng Ebanghelyo. Dahil ang implikasyon nito, kung matitinag sila, ito'y magiging dahilan ng kawalan at matyaga at mabungang pananampalataya sa Diyos na magiging dahilan upang malinlang sila ng kaaway. Sabi nga ng salita po ng Panginoon, ganito ay nakasulat sa 1 Corinto, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Do not deceive, bad company ruins good morals. Kaya ang pagsasabi ni Apostol Pablo, nito ay maging malinaw ang aplikasyon nito sa kanilang mga buhay. Pananampalataya at usapin na mayroong kaugnayan sa pagkabuhay na muli. Pag sinabing hindi makikilos o hindi matitinag, hindi ibig sabihin, wala silang ginagawa. Ngunit alam nyo ba, sa kabila ng Iglesia ng Corinto ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, kaguluhan o mga nangyayari na hindi magandang, aktibo pa rin sila sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi matinag o hindi makilos dahil sa gawa ng mundong ito, kaya patuloy tayong magpatuloy na nakatuon sa Panginoon. At yan din yung panalangin ko sa buong ILJ people na sila po ay manatili sa pananampalataya sa Panginoon, magpatuloy na makapaglingkod sa Diyos, na siyang nagpapatatag upang hindi tayo matinag o magubo ng anumang kabigatang inilalagay ng mundo sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang tanong, anong kailangan gawin para hindi matitinag sa pananampalataya? Una, manatili tayong nakatuon doon sa krus ng ating Panginoon. Cross means the cross of Christ, the works of Christ, ay upang hindi tayo madaig ng kaaway. Para hindi kung ano-ano ang mga pinagagagawa natin sa buhay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Sa halip na makinig ng mga Bible studies, puro Mobile Legends study. Sa halip na makibahagi sa panalangin, puro chismisan ang inaatupag, tumuon tayo sa Diyos upang hindi tayo makilos o mabuwal o ilayo tayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, manatili na kumikilala sa kanyang pagkabuhay na muli, na siyang dahilan upang tayo makapanatili sa Panginoon, na siyang magbabangon sa atin mula sa mga patay at sa mga buhay na dadatnan pagdating ng panahon, na siya ay hatol sa lahat ng makasalanan. Ang nasumampalataya sa Panginoon, na siya ring magdadala ng tagumpay upang hindi tayo matinag sa kabila ng ating mga kahinaan at nagagawang kasalanan. Pangatlo, manatili tayong aktibo sa gawain ng Panginoon, na siyang nagpapatatag upang mapaglingkuran natin siya sa ating mga buhay at hindi sayangin ang panahon na pinagkaloob ng Panginoon. Alam niyo po ba, mayroon pasyalan dito sa Pilipinas, sa lugar po ng Lipa, Batangas, sa San Benito, na mayroon po nung 300 years na puno ng mangga na napapakinabangan pa. Hindi lang sa bunga, kundi sa tourist attraction.
No, ganito yung pakinabang ng punong ito sa maraming henerasyon na napapakinabangan. Nawa tayo, habang tayo ay patuloy na nadadagdagan ang mga taon ng ating pasasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa gawain ito, nawa ay lalo naging kapaki-pakinabang ang buhay natin na sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Kaya panalangin ko na ang buhay mo at buhay ko, na kung minsan ay nahuhulog tayo sa kasalanan, kung minsan tayo nadadapa, minsan tayo tumatalikod sa ating pananampalataya at nagkakamali, ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. At kung ikaw naman ay nagpapatuloy sa Diyos, maging kagalakan mo na ikaw ay magpakatatag na hindi makikilos. Kaya ang panghamon ko sa iyo muli sa iyo ngayon, hindi lang gawing pundasyon si Jesucristo, siya rin ay lubos mong paniwalaan sa buhay mo na merong magagawa na panghawakan mo siya, paglingkuran mo siya, at manatili ka sa kanya. Sabi nga ng isang himno, di dangal o kayamanan ang mitiin ko sa buhay, ang ikaw ay paglingkuran. So, tandaan natin, kailangan natin ng salapi, kailangan natin ng trabaho, subalit hindi ito maging dahilan para malayo tayo sa Panginoon. Upang tayo ay hayaan natin yung buhay natin ng lalamig o hindi nagiging matatag at matibay sa ating pananampalataya kay Kristo. Upang maging matatag sa kabila ng kinakaharap sa buhay, manatiling hindi natitinag o hindi makikilos na nakatuon kay Kristo kung ginagawa natin para sa Kanyang kapurihan. Tayo po'y manalangin sa Diyos sa oras na ito at magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Salamat, Lord, sa bawat taong nakikinig ngayong oras na ito at nanonood, O Diyos. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang oras na ito at pagpalain mo ang iyong mga salita. Maging aming buhay, punuhin mo ng pag-ibig. Aming buhay na laging sumusunod sa iyo. Salamat po, Diyos, sa oras na ito at ikaw, O Diyos, ang nahayag sa aming kalagitnaan. Manalangin ko na sa bawat isa na mayroong kabigatan, na nahihirapan siya kaya hindi siya makabangon sa kanyang kalagayan, yung makaramdaman, yung pangangailangan, especially ang aming spiritual na buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na ito'y pagkakitin. Samahan mo kami at nawang pagpapala mo, O Diyos, ang pagkakitin sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa taong ito. Salamat, Lord, sa iyong mga pagpapala. Panginoon, sa lahat ng kapurihan at pasasalamat na pinabalik tayo sa pangalan ng aming mga kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi ng aking pangangaral, maaari mo itong panoorin at nawa mapanood mo rin ang pangatlo na bahagi pang kabuuan ito. Salamat po sa oras mong ito at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Muli po, ito po si Pastor Ariel Nicolas na nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.